sa crypto. Ngayon gagawa naman tayo ng mga technical analysis sa iba't ibang mga markets sa cryptocurrency. So without further ado, let's get started. So unahin naman natin si VET or VeChain. Okay. So una, punta muna tayo sa daily time frame niya. Okay. So sa daily time frame niya, naka-form tayo ng bearish divergence. So higher high, lower high. Ano ba yung bearish divergence? Kung titingnan natin sa cheat sheet natin, ang bearish divergence is nagko-compose of higher high and lower high. Okay? So sa price natin ngayon sa daily time frame, meron tayong higher high, meron tayong lower high. Ngayon, kung bababa naman tayo sa 4-hour time frame, ganito ang possible na mangyari. Since bearish divergence to, possible na magkaroon tayo ng short-term correction. Ngayon, kapag na-break niya ang ating parallel channel sa lower trend line, possible na ma-hit natin yung previous resistance around 0.06 bago pa siya mag-bounce back ulit pataas. Okay? So possible makahanap din muna tayo ng bullish divergence bago tayo mag-bounce back ulit pataas. Okay? Next is si Polkadot. Okay? So ganun pa rin sa previous technical analysis natin sa kanya, karoon tayo ng symmetrical triangle, kaya lang hindi tayo naka-breakout sa taas. Okay? So ang nangyari, karoon tayo ng breakdown sa baba. Okay? So na-touch niya yung $32 at nagre-retest ngayon sa trend line sa baba or below trend line. Ngayon kapag nakakuha tayo ng rejection dito, possible na ma-hit ulit natin yung $32. Okay? Kung hindi siya fake out, possible na ma-hit niya yung baba. Okay? Next is kay Cardano. Since marami ring nagre-request nito kay TikTok at na-list na siya sa Coinbase Pro, so possible magkaroon ulit tayo ng panibagong pump. Okay? So, mapapansin nyo sa chart niya, meron akong drawing ng mga support and resistances. So, ngayon, after niya mag-breakdown sa second resistance level dito, is nagkaroon tayo ng consolidation phase. Okay? Ngayon, since nung event na malist sa Coinbase Pro ang Cardano, nagkaroon tayo ng pump at nakapag-breakout siya sa resistance level natin. Okay? So, resistance, resistance, resistance. Ngayon, if this breakout is sustainable at yung previous resistance maging support, possible mag-bounce back naman tayo pataas. Okay? Ang unang target ko dyan is yung 1.4. Okay? $1.04. Okay? So, next is si Reef. Ano bang meron kay Reef? Punta muna tayo sa daily time frame ni Reef. Okay? So, nakahanap tayo sa kanya ng bull flag. Possible bull flag. Okay? Ngayon, bumaba naman tayo sa 4-hour time frame. Meron ulit tayong nakitang bull flag. Okay? So, parang nested bull flag siya. Parang ganon. Okay? Ngayon, nag-breakout siya sa taas. Okay? Breakout sa above the trend line. Tapos ngayon, hindi siya nag-retest or nag-fail siya mag-retest sa previous resistance na nilagay natin. Ngayon, ang ina-expect ko naman sa kanyang i-test is itong above trend line, which is around 0.03. Okay? If magkaroon tayo ng rejection dito, hindi siya fake out na bumalik ulit sa loob ng ating parallel channel, possible na mag-bounce back siya pataas. Okay? So, yun lang. And next tayo kay Engine. Okay? So, dito, nakakita rin ako sa kanya ng bearish divergence. So, ang unang ina-expect ko sa kanya, kung bababa siya at hindi na siya magtutuloy mag-create ng panibagong higher high, at kung bababa na to, ang unang expectation ko ma-hit sa kanya is si 2.22. Kung ma-breakdown niya ulit yung 2.22, meron tayong 1.9. Okay? Tapos, kung ma-break niya ulit yung 1.9, meron tayo ulit 1.5. Okay?
So, yun. Next is kay CHZ. Okay. Kung nanonood kayo ng TikTok ko, nabanggit ko doon na si CHZ nagkaroon din ng bearish divergence. Okay? So, ito siya. Higher high, lower high. Hindi lang masyadong halata, pero kung i-hover natin, mapapansin nyo na bearish divergence siya. Okay? So, nag-start na siyang bumaba. Okay? So, nag-start na siyang bumaba. Ngayon, ang ina-expect ko sa kanyang ma-hit, if ever magtuloy-tuloy ito pababa, is ang una is si 32 cents. Okay? Which is the previous resistance. Ngayon, kung mabibreakdown niya naman, ang previous resistance, meron tayong next resistance level around 15 cents. Okay? So, next is kay XEM, kay NEM. Okay? So, dito, nagkaroon tayo ng huge dump. Okay? Sa 4-hour time frame. So, medyo mabigat tong dump na to. Tuloy-tuloy siya pababa. Kaya lang, nagkaroon tayo ng double bottom na pattern. Okay? After ng small consolidation, nagkaroon tayo ng double bottom na pattern. So, ano ba yung double bottom na pattern? Tignan natin sa ating cheat sheet. Okay? So, ito siya. Mapansin nyo, ito siya. So, sabi dito, mag-enter ka daw kapag na-break na yung neckline. So, ano ba yung neckline natin? Itong resistance level. Okay? So, pag na-break daw yan, possible na tumaas na siya. Okay? Pero ang aking strategy, if this breakout is sustainable, yung previous resistance maging support ulit, saka pa lang ako mag-enter sa kanya, around 41 cents. Bago pa siya magtuloy-tuloy pataas. Okay? To confirm my trade position or entry. Okay? So next is si EOS, USDT. Okay? So dito na-form tayo ng ano ba to? Triangle. Ano ba triangle to? Kalimutan ko na. So, ascending triangle. Okay. So, meron tayong konting fake out. Bumalik ulit sa loob ng triangle. Ngayon, kung mabibreak niya yung above resistance level natin, possible na tumaas pa siya. So, ang unang target ko sa kanya is $4.88. Pero kung magbe-break down naman siya, ang target ko is itong support. Okay? Itong previous support natin, which is around $3.21. Okay? Next is si Atom. So, yun. Ito, medyo magulo. So, una, naka-form tayo ng ascending triangle. So, meron tayong multiple fake out sa baba. Or fake down pala, sorry. So, sinubukan niyang mabreak yung lower trend line. Pero nakabalik siya sa loob ng trend line or ng pattern natin. Ngayon, medyo magulo siya. Subukan nating i-adjust yung trend line. Okay? So, meron tayong clear vision ngayon na pasok pa rin siya. Okay? Ngayon, kung mabibreak niya sa taas, kung mabibreak tayo sa taas at mag-retest, possible na mag-bounce back tayo ulit pataas. Pero kung hindi naman, ang ina-expect ko sa kanyang ma-hit is yung previous support ulit, which is around $14.95. Okay? Next is si SafePal. Okay? SFP. So, ang nangyari dito, naka-form din tayo ng ascending triangle. Tapos, nag-breakout siya sa resistance level. Okay? So, breakout sa taas, retest sa previous resistance, yung previous resistance naging support, kaya nag-start na siyang tumaas ngayon. Okay? Ngayon, kung mabibreak niya ulit ang next resistance level at mag-retest, itong previous resistance natin or yung next resistance level, pag naging support, possible ma-hit ulit natin yung 4.4. Okay? $4.46. Okay? So, yan. Medyo na-late ako dito, pero kung matitest niya ang ating support, which is the 21 EMA, possible maka-enter pa rin ako. Makahabol pa rin. Okay? So, next is si Theta. Okay? Si Theta, nakakita ko sa kanya ng symmetrical triangle. Anong ibig sabihin ng symmetrical triangle?
Tingnan natin sa ating cheat sheet ulit. Okay? Ano siya? So, ito, symmetrical triangle sa baba. Okay? So, two things ang pwedeng mangyari. Okay? So, kapag nag-breakout daw sa taas, pwede ka lang mag-enter doon, tapos tataas na siya. Pero kung nag-breakdown naman sa baba, okay, possible na bumaba siya. Doon tayo pwede mag-enter ng short position naman sa mga nagtitrade sa Binance Futures. Okay? So, mapapansin nyo, similar sila. Symmetrical triangle. So, possible ma-form niya to. Pero waiting pa rin ako kasi baka magkaroon pa tayo ng multiple consolidation bago na yung makahanap ng breakout or breakdown. Okay? So, yun lang. Sana may natutunan kayo. At again, none of these are financial advice. So, make sure to do your own research and technical analysis as well. Okay? So, thanks for watching and I'll see you soon.